Hi mga preni! Balik tanaw muna sa nakaraan. Alam nyo ba na ang reseping my turmeric ay isa sa nasasarapan na kong luto ng tatay ko nung bata pa ako? At sure ako na sa kanya ko natutunan ang diskarte sa pagluluto. Kaya naman tara na at i-share ko sa inyo ang sariling recipe ko. O kala nyo ice cream no? Chicken gizzard and liver lang to. Separate muna natin yung liver dahil lilinisin muna natin ang balunan. Lagyan ng asin at lamasin natin para matanggal pa yung mga duming naiwan dito. At may calamansi din na nakatutulong upang mawala ang lansa nito. Lamasin lang at hugasang mabuti. At ready na ang mga ito. May kinahid na niyog din. Pigain lang natin para sa una at pangalawang katas. At sinala ko na din ito. At para sa kompletong listahan ng mga sangkap ay panoorin ang video hanggang dulo. Sa kawaling may mantika ay igisa ang sibuyas at isunod na ang bawang. Saute until aromatic. Lagyan ng dried chili flakes o fresh chili. Saute natin for 1 minute. Ilagay ang chicken gizzard. Halu-haluin. Saute for 5 minutes. Set on medium heat. Ayan at nag-brown na sila lahat. Lagyan ng 1.5 tablespoon of turmeric powder at 1 teaspoon of salt. Saute for 2 minutes until absorb. Pagkatapos ay ibuhos na natin ang 3 tasa ng gata pangalawang katas o piga. Huwag muna hahaluin at pakuluan. Pag kumulo na ay haluin na. Saka takpan at lutuin ito ng 10 minuto. Then maaari na nating ilagay ang chicken liver. Inalis ko na rin yung mga namumuong dugo at maiitim dito, kaya malinis talaga yan. Lagyan ng seasoning granules or nais mong pampalasa. Haluin para kumalat at matunaw. At maaari na nating ilagay ang 1 tasa ng coconut milk, unang katas o piga. Let it simmer and don't stir. Pag kumulo na ay haluin na. Lagyan ng suka, 2 takip ng bote ay okay na. Don't stir for 2 minutes para hindi mahilaw ang suka, pamintang durog at asin. Taste accordingly. Lutuin lang ng 15 minuto medium to low heat. Lagyan ng frozen green peas. Simmer lang natin for 2 minutes. Ay grabe naman, nagmamantika yan. Then turn off the heat. Lagyan ng sealing green. Sa huli ko ito nilalagay para naaamoy ko yung aroma nito. At tingnan nyo mga preni, paano ka ba namang hindi gaganahan dito? Isali na nga natin sa bowl para mas katakam-takam. Kayo ba'y nagkikrave na rin mga preni? Siguradong kahit hindi kayo kumakain ito ay matatakam talaga kayo. O may kanin na ha at sagana sa salsa. At super nagmamantika. Ika nga ay salsa palang ulam na. Kain na po tayo at salamat sa biyaya. Try nyo na. Kaya i-like, i-share at i-follow nyo na ako para updated kayo sa mga reseping ibabahagi ko pa. Huwag kalimutan, cook with love. Thanks for watching. Bye-bye!